Hey guys, welcome back dito sa channel natin. And today, meron tayong another NFT game na i-review dito sa channel natin ngayon guys. So by the way, ang game na to is mixed. Meron tayong mining dito, meron tayong PvE, at saka meron tayong PvP din dito sa game na to. So ang pangalan ng game na to guys is Black Miner. So pangalan pa lang is meron na tayong mining dito. So meron niya silang ginagawang pre-sale ngayon guys ng kanilang token. And then kung gusto nyong bumili, click nyo lang itong buy now, tapos magpa-pop up dito yung kanyang MetaMask. So syempre yung pambili natin dito is kailangan natin ng BNB para makabili tayo ng kanilang NFT dito. So nakita nyo naman kanina yung trailer niya and yun yung gameplay niya or yung sample ng kanyang game. So PvE at saka PvP din yun siyang game niya guys. So for now is this June ilalabas nila yung kanilang game and ngayon is bentahan pa ng kanilang token. So tara at review natin tong game na to guys. So meron silang 100 million dito na total supply ng kanilang token and nandito naman yung information nila regarding sa kanilang token. Tapos andito naman yung roadmap nila guys and they started nga guys Q4 pa 2021. And ngayon nandito tayo ngayon guys sa Q2 and then patapos na ang Q2 ngayon. So this June is ilalabas nila or i-release nila ang kanilang beta test or beta release ng kanilang game. So andito tayo ngayon guys sa pre-sale ng token and wala pa yung NFT nila. So after ng token ng kanilang pre-sale is malilist na or listing na ng kanilang token and after that is bentahan na ng mga NFT nila dito. And after ng NFT nila is i-release na nila yung kanilang game. So sobrang lapit na to guys and let's wait for this month na ma-release ang game. So ito yung mga NFT natin dito guys and syempre itong mga NFT natin dito ay merong mga rarities din. So nagdedepende sa rarities ng ating mga NFT here yung mga i-income natin or ma-earn natin dito daily. And syempre the higher the rarity ng ating NFT dito is mas mabilis din yung ROI natin. So mamaya titignan natin yan siya sa white paper nila, papasadahan natin yung mga importanteng information. Tapos andito naman yung kanilang team. So medyo 3D and cartoonish nga guys yung kanilang mga team dito. Tapos andito naman yung kanilang social media sa baba and follow nyo na lang sila dito para masubaybayan nyo and syempre ma-follow nyo yung mga ginagawa nila dito at saka mga update nila para ma-follow up nyo rin kung gusto nyong mag-invest dito sa kanilang game. And so meron tayong beta test din guys ng kanilang game ngayon and let's try to play this, lalaroin natin saglit. Pero while waiting guys, puntahan muna natin yung kanilang white paper. So dito naman sa gameplay nila guys, meron tayong tinatawag na barracks nila. So ito yung barracks natin is nagmamine din to and then ito yung madidestroy or sisirain ng kalaban natin. Tapos we can defend this or i-defend dapat natin to na hindi masira to guys sa mga kalaban. Tapos pwede naman natin tong i-upgrade hanggang level 5 din. Tapos dito sa game is meron tayong mining. Ito yung sabi ko sa inyo kanina na passive na mining. Tapos puntahan natin yung game nila guys saglit. Tapos balikan natin yung mining nila. So adventure lang tayo. Actually meron tayong quest dito. Pero yun nga is coming soon pa. So dito muna tayo sa adventure. So ito yung sample ng kanilang game. At saka yung map nila nandito rin. So adventure lang tayo. Balikan natin yung first map. So ito yung sample ng game niya guys. So sobrang dali at saka actually maganda yung game niya din. So discard game din na guys. So ito yung barracks ng ating kalaban. Tapos merong speed up dito. So slow lang natin to guys or mute lang natin. So yun, nanalo tayo. Pero syempre kailangan natin dito ng mga discard naman para manalo tayo dito sa game. So naglo-load yan siya. And so ito yung mga NFT natin dito guys by the way na pwede natin makuha sa game. So syempre pag meron na tayong mga NFT dito or meron tayong marami tayong NFT dito guys, mas mabilis yung panalo natin dito or mas madali tayong manalo and of course mas mabilis yung ROI natin dito sa game. So ito yung sample niya. Kung gusto nyong laruin ng game guys, maganda naman yung game niya. Parang so arcade game lang din siya guys. Sobrang daling laruin to. So yun, panalo ulit tayo. So I think ito din yung PvP niya na style. And ngayon PvE lang yung available for now or beta test pa lang ng kanilang game yung available ngayon.
So kung gusto niyo laruin to guys, gusto niyo i-try ang itong beta release nila. So punta na lang kayo sa website nila. Ang link naman guys ay nasa description natin para masubukan nyo or matry nyo ang game na to. So by the way, meron yan siyang mga attack dito guys. Ito yung mga attack nila is nagdedepende. Meron tayong poison at saka froze dito or freeze. So yung freeze is, syempre fin-froze yung kalaban natin. Tapos dito naman sa, of course, itong poison, syempre pinupoison niya naman yung kalaban natin dito. So as the level progress pala guys, meron pala or ma-unlock pala natin to. Tapos yung speed is times 2 para mas mabilis natin matalo or matapos yung game. So yun, panalo ulit tayo guys. So last one. For the last, try natin to. So times 2 lang natin para mas mabilis. Ayun, nanalo tayo ulit. So yun lang yung game niya. Try nyo na lang guys, ang beta test naman or beta ng kanyang game ay nasa kanilang website. So puntahan natin guys yung kanilang white paper. So balikan natin tong mining. So dito sa mining nila guys, meron tayong 12 hours per day is yun yung maximum na reward natin. So meaning dapat every 12 hours ay dapat balikan natin ito. Kasi nga kailangan natin silang i-harvest or i-claim yung ating NFT or yung mga rewards natin dito. And after naman dyan is mag-cooldown yan siya for 12 hours. So meaning 24 hours na yan siya guys bago natin to ulit ma-mine yung ating mga NFT. Tapos andito naman yung reward natin or yung ROI natin. So ito yung sabi ko sa inyo, the higher the NFT natin dito, ito naman yung approximately niya guys na ROI. Meaning per day yan siya. So yung pinakamatagal dito is 1 month. Tapos yung pinakamadali dito guys is 5 days lang. So ito yung kanyang reward or yung mining niya na makukuha dito. So tandaan nyo guys, ito ay sa mining lang nila. Labas pa to or labas pa ang kanilang game dito. So kung mining lang is ito yung matatanggap natin dito daily. So syempre pag naswertehan tayo, nakakuha tayo dito ng senso. So meaning 5 days lang yung ROI natin. Bawing-bawi na tayo dito sa game na to. Sa mining pa lang yan siya, wala pa yung PvE at saka PvP nila dito. Tapos yung withdrawal time niya naman is meron tayong 10 days. So magsa-start yan siya sa 50% yung tax fee niya. Tapos ito yung PvE niya or yung sample na PvE dito guys. Tapos dito sa PvE pala guys is makukuha natin dito is yung ore lang. Ito yung in-game token na gagamitin natin for leveling up ng ating mga NFT or ng ating mga characters dito. Tapos dito naman is makakakuha tayo ng daily quest or daily rewards din dito. Tapos meron tayong 8 hours or meaning every 8 AM in the morning yung reset ng ating daily quest and ng ating PvE dito guys. So reset time niya is 8 AM din in the morning. So meaning kung ano yung na-reach natin, so babalik tayo sa level 1 din. Kasi nga magre-reset yan siya. Tapos dito naman sa PvP natin is yung meron tayong leaderboard din dito. Yung top 100 is makakakuha ng kanilang token dito as reward. So di pa natin alam kung weekly nga ba to or monthly itong leaderboard nila or ranking nila. Tapos meron tayong boss raid din dito or boss battle. And dapat naka level 5 na yung mga heroes natin and kailangan natin dito ng 20 ores para sa entry natin or babayaran natin. And then the good thing naman guys about ng game na to is meron tayong renting dito. So kung ayaw mo maglaro, gusto mong iparent lang yung NFT natin o yung NFT mo dito. So pwede mong iparent lang yan siya and everyday passively kukita ka or meron kang dumadating na passive na income. Tapos meron tayong scholarship din dito na program. Kung gusto kang magpa-scholarship, pwede nating iset yung daily minimum earnings natin dito. Required per team naman dito. Tapos yung percentage ng scholar, tapos kung ilang araw naman yung scholarship magtatagal. Actually madami rin dito guys yung kanyang benefit dito sa scholarship. At saka rules din guys, maganda yung rules niya dito. Tapos ito yung sabi ko sa inyo kanina na heat effect, yung AOE natin or area of effects. So meron tayong, so ito yung sample ng mga monsters natin dito, yung ore na gagamitin natin.
Tapos yung character stats is andito, yun siya guys. Tapos yung kailangan natin, yung mga blessings pala guys, meron siya mga blessings dito. Meaning additional yan siya na skills dito na passive. Tapos meron tayong merging ng heroes natin. So kung low level o low rarity yung ating mga character dito, so i-combine lang natin sila or i-merge lang natin sila guys. Lapat. Tapos magiging higher na yun siya na rarity. Tapos yung success rate naman dito guys is 100% guaranteed naman daw yan siya. And then meron din tayong coming na marketplace. Tapos yung roadmap niya is andito rin. And then yung developer. So guys, kung gusto nyo matry ang game na to, ulitin ko, nasa website lang nila yung kanilang game. And then kung gusto nyo itry to, libre naman tong itry guys ang kanilang game ngayon. So kung gusto nyo itry to, ang link ay nasa description guys. So yun lang yung review natin guys regarding dito sa blockchain or block miner. And guys, see you sa next natin na video.